Siguro ang iba sa inyo mga kaibigan ay nakakuha ng Prophecy Foundation DVD. Yung nakaten po ng 50 nights. Kung hindi po kayo nakaten ng 50 nights, may chance po na magkakuha pa po kayo ng DVD, Foundation DVD. Ito po ang ating free lessons ngayong gabi, The Other Women. Ito po ang ating free lesson or handout ngayong gabi, kaibigan. Ano po ang ating abangan sa susunod na gabi, kaibigan? Bukas po, atin pong pag-aaralan ang The Governor's Six Mysterious Mistake. At Wednesday, right? Hindi ko na-edit yung day dyan. Satan's Trojan Horses. May Trojan Horses ba ang kaaway? Or ang Diablo? At sa Thursday, ating pag-aaralan ang Modern Magic, Miracles, and Occult. Kaibigan, ngayong Sabado po, ang ating baptism, yung nag-desisyon po na magpabinyag. Kaibigan, dinadalangin po namin na sisilihan po yan ang Panginoon. At hindi niyo po yan hayaan na ang Diablo ang siyang kukuha sa inyong mga desisyon. Huwag niyo pong hayaan ang Diablo na siyang maghadlang sa inyo sa pag-desisyon, sa pagsunod sa katotohanan. Sa Webis po, kaibigan, kung ikaw po ay nag-desisyon na magpabinyag, gusto po namin mag-schedule po or magpili po kayo ng time para po kayo ay ma-clear. Ayun pong may clearing visits po tayo. Kung anong time po kayo available, ito po lang po ay visit details. May mga katanungan lang po kami bago po kayo tuluyan na mabinyagan. Kung ano pong bakante nyo, kaibigan, siguro pagkatapos, yung iba siguro nag-aaral, at yung iba naman kung bakante, by God's grace, sa panahon na yan or sa mga oras na yan, bakante nyo po ng mga oras. Kayo po ang mag-set po niyan, kaibigan. Sa atin pong pagsisimula, atin po munang tumayo muna tayo at ating awitin ang Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mapagpala po namin, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na muli na iyong pinagkaloob sa amin upang mag-aral ang iyong banal na salita. Panginoon, ang tupi ko po na iyong pag-aaralan ay napakaseryoso at napakasensitibo. Ngayon pong hiling na ikaw ang siyang magpapatnubay sa aking mga sasabihin. At patnubay niyo po, Panginoon, ang bawat puso't isipan. Ihanda niyo po ang aming mga isipan, Panginoon, upang ang katotohanan ang aming matanggap, marinig, ay aming tuloy ang matanggap ito. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsiyo po. Ang ating pong topic ngayon, kaibigan, ang ating pong tipiko ngayon ay pinamamagatang Mystery, Babylon, Revelation, Scarlet, Harlot. Kagabi po, kaibigan, atin pong natutunan ang katotohanan patungkol sa magandang katotohanan. Ano yung topic natin kagabi? Sino nakalala sa topic natin kagabi? Prophets, modern prophets. May tunay ba na propeta? Yes. May mga bulang propeta ba? Yes. At atin nakilala, kaibigan, ang tunay na propeta ng Panginoon ay walang iba kundi si Ellen G. White. Ngayon, kaibigan, atin pong pag-aralan, may 38 to 40,000 na mga iba't ibang reliyon sa buong mundo, kaibigan, at ang 38,000 na mga reliyon na ito or to 40,000 ay may isa lang na ginagamit na nagkaroon sila ng reliyon na ganito. At yan ay ang Biblia. Well, all of these different churches, kaibigan, ay ang kanilang gamit sa kanilang pananampalataya ay walang iba kundi ang Biblia. At yan ay maghatid sa atin sa mga katanungan, bakit may napakaraming mga iba't ibang iglesia kung ang ginagamit lang ay ang Biblia? Bakit iba't iba ang mga pananampalataya, kaibigan? Ito pong ating pag-aaral ngayon. Posible po ba na ang Diablo ay
ng daraya gamit ang Biblia? Posible ba na kaniyang pinasok ang Kristiyanong mundo upang dayain ang mga iba't ibang Kristiyano? Siya ba ay patuloy na naghahasik ng mga iba't ibang mga pandaraya sa mundo ng Kristiyanismo? Ito pong ating tinanong ng kaibigan, pwede bang gawin ni Satanas ang 99% truth at 1% error? Yes, kaibigan, posible yan. Yan ang ating pag-aralan po ngayon. Bakit may napakaraming mga iba't ibang iglesia sa ating mundo? Now, sa 38,000 to 40,000 kaibigan ng mga iglesia, ilan ba dito ang tama? Ilan kaya? Sa 38,000 to 40,000 ng mga iglesia, ilan kaya dyan ang tama? Well, ating basahin sa Biblia, kaibigan. Ano ang sabi ng Biblia? Ephesians 4, 4 and 5. Sabi po dito, may isang katawan, tumutukoy sa iglesia, at isang espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So, kaibigan, ilang iglesia ang tama? Kita natin dyan na isa. Sabi ng Biblia, may isang katawan lamang. Yan ay ang iglesia, isang katawan, isang iglesia. E bakit napakaraming mga iglesia ngayon, kaibigan? Ito pong ating titingnan. Sabi ng Biblia, isa lang ang tunay na iglesia. Ang tanong, paano ko mahanap ang tunay na iglesia? Paano ko mahanap yan, ang isang tunay na iglesia na yan? Atin pong nakita nung nakaraang mga gabi, kaibigan, natin pong nakita na ang tunay na iglesia ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. At atin po nakita yan sa banal na kasulatan. Atin po nakita ang mga palatandaan at malinaw po yan, kaibigan, na ang Seventh-day Adventist ang siyang tinutukoy sa aklat ng pahayag na babaeng dalisay. At kaibigan, may nakita din po tayo dito na isang iglesyang apostate or patutot na iglesia, at ito yung Babylonia na nabanggit din po sa aklat ng pahayag. Isang iglesia na ang kaniyang motibo ay tradisyon. Isang iglesia na ang kanyang motibo ay panlabas na motibo, panlabas ng mga panganyo, ngunit hindi sa ilalim ng mga motibo. A harlot ang nabanggit po dyan, kaibigan, Babylonia ang kaniyang pangalan. Ito ang apostate na iglesia, kaibigan. Isang iglesia na mas interesado sa pagiging tanyag at passionable higit sa pagbabasi sa Biblia. Alam niyo, kaibigan, ito po ang nangyayari sa buong mundo ngayon. Marami sa mga iglesia na mas interesado sa pagiging tanyag at passionable. Tama po ba? Ito ba ang ating nakikita, kaibigan, ngayon? Yung ibang mga Kristiyano, sila po ay gustong makisama sa isang iglesia dahil ang iglesia siguro ay tanyag. Ang iglesia ay popular or maraming mga gwapo at mga gaganda. Siguro yan ang mga isa sa mga dahilan kung bakit sila gustong pumasok sa iglesyang ito. Ngayon, kaibigan, may dalawang pundasyon po ang mga sistema ng iglesia na nakita rin sa Apokalipsis, yung dalisay at saka yung apostate. Dalawa po, kaibigan, ang pundasyon meron sila. Ang una po dito, ang pundasyon ng sistemang banal, itong dalisay na iglesia, ay of course, kaibigan, ang kapisiyahan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang kaniyang pundasyon. Ang pundasyon niya ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang pundasyon niya ay ang kautosan ng Diyos. At ang pundasyon niya, kaibigan, ay ang turo ng Diyos. Makikita po natin dito na ang kaniyang kumon na makikita natin dito ay patungkol sa Panginoon. Diyos ang focus sa tunay na iglesia, hindi tao, hindi tradisyon. In the other hand, kaibigan, ang Babylonia naman na makikita po natin sa Revelation 17 na tinutukoy sa apostate na iglesia, ay ang kanyang pundasyon, kaibigan, ay ang kapasyahan ng tao, ang salita ng tao, ang gawa ng tao, ang kautusan ng tao, at ang tradisyon ng tao. Malinaw po, kaibigan, natin nakita po dito ang difference sa tunay na iglesia, sa dalisay na iglesia, at ang isang patutot na babaeng iyan. Pundasyon niya ay tao, pundasyon niya, salita ng tao, gawa ng tao, kautusan ng tao, tradisyon ng tao. At yung kaibigan na nagpapasimbolo sa iglesia, ang babaeng iyan. Mark 7 verse 7, sabi dito, datapuat, walang ano, kaibigan? Kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Bakit naging walang kabuluhan ang kanilang pagsamba? Simple lang, kaibigan. Dahil
sila ay nagtuturo ng pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ibig sabihin, kaibigan, kung ako pala ay sumusunod sa utos ng tao, ang aking pagsamba ay anong klaseng pagsamba? Walang silbing pagsamba. Walang kabuluhan na pagsamba. Malinaw po yan, kaibigan? Nabasa ba niyo sa Biblia? Ibig sabihin, kaibigan, kung gusto natin na tunay na pagsamba, kailangan natin sundin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan at ano ang sinasabi ng Biblia. Ito ang napakalinaw, kaibigan, nakita natin sa Biblia, na unless hindi natin nasunod ang kautusan ng Diyos, hindi natin nasunod ang banal na salita ng Diyos, at ang Diyos mismo, ang ating pagsamba ay walang kabuluhan. Patuloy po tayo, kaibigan. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang manggaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yan ay puno ang mundo niyan, kaibigan. Yung mga tradisyon, yung pagsunod sa tao. Natin patingnan ito, kaibigan. Pagsamba ang makikita natin dito sa Revelation 17 patungkol sa babaeng ito. Ang babaeng ito, kaibigan, ay nagpapasimbolo sa iglesia sa ating nakita, sa ating na-discover sa Biblia, na ito pala ay nagpapasimbolo sa isang iglesia. Ano ang klaseng iglesia ito, kaibigan, o itong babae na ito? Ang description po, kaibigan, sa Revelation 17, siya po ay ano, nakaupo sa maraming tubig. Ano nga yung tubig na kapasimbolo sa Biblia, sa propesiya? Tao. Ibig sabihin, siya ay nakaupo sa maraming tao. Yan, tingnan, kaibigan, isang iglesia na nakaupo sa maraming tao. Now, so unang clue po dito, kaibigan, upang matukoy natin kung sino ang Babylon niyang iyan, ay ating ilagay ang unang clue. Ang unang clue po ay pangkalahatang iglesia. Right? Siya po ay nasa maraming tao. Siya po ay nakaupo sa napakaraming tao. Isang pangkalahatang iglesia. Napaka-interesting, kaibigan, dahil ang word na Catholic or Katoliko ay nangungulugang pangkalahatan o lahat. Actually, kaibigan, universal. Sa English po yan. Ang Catholic na salita ay nangungulugang universal. Yan ay pangkalahatan o lahat. Pangkalahatang iglesia. But kaibigan, natin po nakita dito na siya ay umupo sa napakaraming tubig. Ano ba ang nagpapasimbolo? Siya din ay nakaupo sa isang halimaw o hayop na yan. Ano ba ang nagpapasimbolo sa isang halimaw o hayop sa propesiya? Ano ngayon? Kaharian. So ano ibig sabihin yung kaibigan? Ang babae ay nakaupo sa isang kaharian. Now, ating tingnan, kaibigan, kung ating ma-identify kung anong kaharian ito, may mas malinaw tayo na pag-intindi kung anong iglesia ito, right? Kasi isang iglesia na nakaupo sa isang kaharian. Tingnan po natin. Verse 9. Ito po ang sabi sa verse 9, kaibigan. Ang kaharian na ito ay may pitong ulo, pitong bundok na kinauupuan ng babae. Ibig lang sabihin, kaibigan, ang kaharian ito ay may pitong bundok. Pitong ulo. Yan ay nagpasimbolo sa pitong bundok. Seven heads or seven mountains. According sa translation ng isang Biblia, kaibigan, sa NIV, yung seven heads doon na nakita sa hayop na yon are, ano? Seven hills on which the women sits. Ibig sabihin, isang iglesia na nakaupo sa isang kaharian na may seven hills. Malinaw po? Malinaw ba sa Biblia yan, kaibigan? Anong kaharian ba na may seven hills? Ano kanyang kaharian yun? Ano, kaibigan, ang ancient Rome ay nandun, ang kanyang headquarters actually ay nandun sa siyudad ng Roma. Lagyan natin ito, kaibigan, tinanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma. By the way, kaibigan, ang Rome ay may seven hills. Alam niyo po yun? Ang Rome po, kaibigan, ay nakaupo sa isang seven hills. Napakaraming bundok, yung pitong bundok na po ito, kaibigan. Ating lagay po dito ang pangalawang palatandaan nito or clue, tinanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma. Pansin niyo po, kaibigan, ang Labianca Professor of History, University of Rome. Sabi po dito, sa pagsalit-salita ng mga Caesar, dumating ang pagsalit-salita ng mga Papa sa Roma, nang iniwan ni Constantine ang Roma,
ibinigay niya ang kanyang luklukan sa Papa. Dito na nakita, kaibigan, na ang Roma ay kanyang ibinigay ang kanyang luklukan sa iglesia. Sa isang iglesia o religyosong iglesia na ito, ang Papa. Ito pa, kaibigan, isang sa history, Stanley or Stanley's History, page 40, pinuno ng Papa ang lugar na binakante ng mga emperador ng Roma, minanaan ang kanilang prestilihiyo at ang mga titulo galing sa paganismo. Iniwan ni Constantine ang lahat sa obispo ng Roma. Ang papasiya ay hindi lang basta multo ng namatay na Imperyo Romano, nakaupong may korona sa ibabaw ng kanyang libingan. Malinaw po so far? Binigay po sa kanyang luklukan. Tinanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma. So ang iglesia na ito, kaibigan, ang patutot na ito ay tumanggap ng isang luklukan galing sa kaharian ng Roma. Malinaw? Napatuloy po tayo, kaibigan. Another clue. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae. Kung papansin niyo po, kaibigan, yung kinauupuan, ano ba yung tense na yan? Past tense? Present tense? Or anong tense? Present tense, right? Kinauupuan, yan ay present tense. Pangkasalukuyan or kasalukuyang nakaupo dyan ang babae. Natin pong tinanong dito, kaibigan, atin pong ilagay dito ang pangatlong clue, iglesyang nakabase sa Roma. Malinaw po? Dahil ang iglesia ay nakaupo sa Roma. Ang seven hills, ang seven heads ay nakapasimbolo sa seven hills na nandoon sa Roma. Now, kaibigan, atin po nakita ito na iglesia nakabase sa Roma. Tingnan niyo po. Another clue po natin, ang babae ay nakaupo sa kaharian. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw ay nakasakay sa isang kabayo, kaibigan, anong ginagawa ng isang nakasakay sa kabayo? Siya ang may control, tama? Siya ang nag-control sa hayop. Ibig sabihin, kaibigan, ang babae na ito ay siyang nag-control sa kaharian. Malinaw po? Siya ang nag-control sa isang kaharian, siya ang namuno sa isang kaharian. Combination ng kaharian at ng iglesia. So ang ating pong pang-apat na clue, kaibigan, ay ang pagsama-sama ng iglesia at estado. Malinaw po? Pagsama-sama ng iglesia at estado. Malinaw po dito, kaibigan, na ang babaeng ito, ang iglesia ito, ang siyang nag-control sa estado, kaibigan. Alam po natin, kaibigan, na yung mga pasimbolo na yon ay maghatid sa atin sa pag-unawa kung sino talaga ang Babylonian ito. Now, ang tanong, kaibigan, saan ba kumukuha ang iglesia ng suporta? Saan ba galing? Of course, ha? Saan ba galing? Ito ba ay sa tao or sa Panginoon? Of course, sa Panginoon, right? Ang iglesia ay kumukuha ng support galing sa Panginoon. Ngayon, kaibigan, pag mawala po ang support ng Panginoon, pag ang iglesia po ay dahan-dahang umalis or dahan-dahang humiwalay sa Panginoon, siya ay maghanap ng another na support. Yan ay galing sa saan na? Sa tao or sa state. At kaibigan, ang mangyari po niyan sa panahon na kaniyang iiwanan ang suporta na galing sa Panginoon, ito ay magiging isang mabangis na iglesia, isang mapangapi na iglesia. At yun nga, kaibigan, ito ay magresulta sa isang church-state union. Ang pag sama-sama ng iglesia at ng state or kaharian, at ano mangyari niyan? Magiging isang mapangapi na kaharian. Sa Revelation 17 verse 6, kaya nga ito ang nasabi ito, kaibigan, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Kaibigan, ang pang-apat na clue po natin, o pang-limang clue, mapang-aping iglesia. Ito ay isang mapang-aping iglesia. Alam po, kaibigan, yung church po ng Roma dati, sila po ay may pinatay na 50 million na mga Kristiyano sa panahon po ng Dark Ages. Yan po ba ay marami, kaibigan? Napakarami, kaibigan, ang kanilang pinatay ng mga Kristiyano during sa Dark Ages. At sa taong 2000, kaibigan, kanilang inako na sila ay pumatay talaga sa mga taong yun. Sabi nga sa Great Controversy, kaibigan, page 23,
sa 13 siglo na itatag ang pinaka-terrible sa lahat ng pamamaraan ng papasiya, ang ano? Inquisition. Sa kanilang sikretong mga konseho kinontrol ni Satanas at ang kanyang mga anghel, ang isipan ng mga masasamang tao habang hindi nakikita na sa gitna ay nakatayo ang anghel ng Diyos. Nagsusulat ng historia ng mga gawa na napaka-kahindi-hindik na ipakita sa mata ng tao. Ang dakilang Babylonia ay nalasing sa dugo ng mga santo. Ang gibagibang hugis ng milyong-milyong mga martir ay umiyak sa Diyos sa paghihiganti noong apostate na kapangyarihan. Dito, kaibigan, sa historia ay napakaraming napatay ng Iglesia ng Roma ng mga Kristiyano. Ito pa, kaibigan, sabi nga dito, yung iba po dito, yung Inquisition po, kaibigan. Ano ba yung Inquisition? Yung Inquisition po, kaibigan, ito po yung pagpatay sa mga heretics. Ano yung mga heretics? Itong mga hindi sumusunod sa mga kautusan, hindi susunod sa Roma na prinsipyo, papatayin po, kaibigan. Kaya nga, napakarami mga pinatay na mga Kristiyano dati. Yung iba pa, pinako sa cross. Yung iba, ginawang pleasure, parang ginawang palabas na kinakain ng mga leon. At nung kinakain sila ng leon, kaibigan, lahat ng mga nasa paligid nila ay nagsisita huanan. Ito yung Inquisition, kaibigan. Pinapatay ang lahat ng mga hindi susunod sa kanilang tradisyon. Lahat ng mga Kristiyano, kaibigan, ay namatay. Over 50 million. At alam nyo ba na yung Inquisition na yan ay patuloy pa rin buhay ngayon? Or buhay pa rin ngayon? Mail Online, March 14, 2013. Sabi po dito, kaibigan, ang kasuotan ng bagong papa ay magkakaroon ng pangibaba na ivory wool. Isang puting pangitaas na may sleeves na 33 botones. Ano na pa simbolo niyan? Na sumisimbolo sa edad ni Kristo. Lahat ng kanyang sinasuot, kaibigan, ay may pasimbolo. Ano pa? Magsusuot din siya ng puting skull cap, isang pares ng pulang sapatos na balat na isang mozeta na sinusuot sa balikat. Anim na pares ng pulang sapatos. Ano ang pasimbolo ng pulang sapatos na yan? Ang kulay na nagrepresenta sa dugo ng mga martir. Pinauso ni Pope Benedict the 16 ay una ng pinasadya. Ito, kaibigan, ay buhay pa na Inquisition. Yung mga nagpapaalala na napakaraming mga Kristiyano namatay dahil dito. Suot pa nila, kaibigan, ang pulang sapatos na yan. Anong pakasimbolo niyan? Nagrepresenta sa dugo ng mga martir. Kaibigan, sila mismo ang nagsabi po niya. Nito ang nagrepresenta sa kanilang sapatos. At ngayon, kaibigan, noong 2015, Pope Francis asked Waldensian Christians to forgive the church. Ano ba ang kanyang hininga ng tawad dyan, kaibigan? Of course, yung kanilang ginawa noong 50 million na mga Kristiyano na kanilang pinatay. So, nakita po natin, kaibigan, nakita nga natin kagabi, right? Nakita natin kagabi na sinulat na ito ni Ellen G. White na hihingi ng tawad ang Roma sa kanya nagawang mga pagkakamali. At dumating sa 2015, humingi ng kapatawaran si Pope Francis sa Waldensians na kaniyang inapi noong unang panahon. Mapangaping iglesia. Yan po yung nakita ng kaibigan, isang mapangaping iglesia. 50 million ang kaniyang pinatay. Now let's go sa next na clue, kaibigan. Revelation 17 verse 14. At naramtan ang babae ng kulay obe at ng pula. Ibig sabihin, kaibigan, ang babaeng ito, ang iglesyang ito, ang kanyang opisyal na kulay ay ano? Obe at pula. Kaya natin po tinan, kaibigan, kung may iglesia ba sa ating mundo ngayon na ang kanilang opisyal na kulay ay obe at saka pula. Meron ba kayo nakikita na opisyal na kulay nila ay obe at saka pula? Well, let's take some pictures, kaibigan, kung meron ba. Here is the OB, and then here is the red. Official color ng isang iglesia, OB at saka pula. Ito, kaibigan, ang OB at saka pula. Makikita niyo po dyan ang official na kulay nila. Pula, OB, pula, OB. Now, kaibigan, I don't know kung nakita niyo ito, na ito ay nabanggit sa Biblia.
kung saan ka, kahit saan ka pupunta kaibigan, walang isang iglesia na kagaya niyan, na may opisyal na kulay na obi at saka pula. Wala kaibigan, yan lang na iglesia na kanilang sinusuot yung kanilang opisyal na kulay. Ibig sabihin kaibigan, clue number 6, opisyal na kulay, obi at saka pula. Well, by the way kaibigan, hindi po natin inatake ang ating mga katolikong mga kaibigan. Tayo po ay nag-aaral patungkol sa kaharian, sistema na mali. Malinaw po so far? So, hila po tayong inaatake na isang tao po dito. Patuloy po tayo. Revelation 17 verse 4. Ang babae, nahihiyasa ng mga ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, kaibigan. Anong sabi dyan? Nahihiyasa ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. Yan po ang nabanggit sa Biblia, ang iglesyang ito ay mayaman. Isang mayaman na iglesia. Pansin niyo po, kaibigan, nahihiyasan ang iglesyang ito. Pansin po natin, kung atin pong titinan, kaibigan, ang iglesia ng Roma, napakayaman po ng iglesia ng Roma. Kung gold ang pag-uusapan, napakarami, kaibigan, ng gold. Yung kanilang mga golden cup, itong mga ganito na mga furniture, lahat niyan ay ginto. Yaman sa ginto. Decked with gold and pearl, kaibigan, ang ating nakita po dito sa iglesyang ito. Ang yaman ng Roma ay hindi mabibilang. Nakita ba niya sa Biblia ito, kaibigan? Or gawa-gawa lang natin ito? Ito ba ay nakabase sa Biblia? Yes, so far ating nakita yung ating clue. Siya ay nahihiyasan. Maraming mga tao, kaibigan, na nagtatanong, pwede lang bang magsuot ng mga jewelry? Well, kaibigan, may pag-aaral po tayo na detalyahin o detalye po natin pag-aaral yan. Pero ngayon, kaibigan, magbigay lang ako ng isang versikulo or teksto po sa atin patungkol sa jewelry. Ito pong sabi, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahahalaga. Malinaw po yun? Biblia, kaibigan? Sabi pa ng Biblia, mas maganda na yung nasa loob na hiyas, hindi yung panlabas na hiyas. Yan po ang binanggit, kaibigan. At ito po makompare na ang dalisay na babae ay wala pong masyadong hiyas. Wala pong masyadong mga perlas o damit na kaniyang sinusuot. Yung mga outward na mga appearance. Maganda yung or modest ang kanyang kasuotan. Sabi sa A. Nampon Catholic Doctrine as defined by the Councils of Trent, page 157, tradisyon, hindi ano, kasulatan ang bato kung saan ang iglesia ni Hesus Kristo or iglesia ng Roma ay itinayo. Ito yung kanilang napaka-amazing na statement, kaibigan. Hindi sa kasulatan, hindi sa Biblia ang pundasyon namin, kundi saan? Sa tradisyon. Yan po ang sabi, kaibigan. Hindi sa... Parang walang battery na. Patuloy pa tayo, kaibigan. At atin mong nakikita ito, kaibigan, itong isang artwork na pinamagatang Faith Triumph Over Heresy. Makikita po natin ito sa isang Jesuit church doon sa Vatican. At itong larawan nito, kaibigan, itong statue nito ay nagpapasimbolo sa Church of Rome, sa Iglesia ng Roma. At may dalawang mga lalaki po dyan, nagpapasimbolo yan sa mga Protestante. At kung ating mamakita niyang, kaibigan, inapakan ng iglesyang iyan na gusto niyang patayin ang lahat ng mga Protestanteng mga iglesia. Hang on. Ayan. Mic testing? Okay. Patuloy tayo. So ito, kaibigan, ay nagpapasimbolo sa iglesia at ito ay ang dalawang mga tao or dalawang mga pinuno ng mga Protestante na kanyang gustong patalsikin. Gusto niyang patayin, kaibigan. At dito rin ang nakikita isang interesting na larawan po dyan. Maliban sa dalawang mga tao na yan, pinuno, atin po makikita ang isang anghel na kaniyang
sinisira ang anong aklat yan? Basically, yan ay ang Biblia. Ibig lang sabihin, kaibigan, mas may kapangyarihan silang baguhin ang Biblia, may kapangyarihan silang wasakin ang turo ng Biblia sa kanilang mga tradisyon. Sabi nga dito, kaibigan, ang Iglesia Romana Katolika ay mas matalino pa kaysa Biblia, ang salita ng Diyos, at may kakayahang salungatin ito. Sabi ni Cardinal Joseph Ratzinger, now Pope Benedict XVI, 1992. So kaibigan, malino po na binanggit po nila mismo na sila ay may kakayahang baguhin ang salita ng Diyos. Now, punta po tayo sa ating another clue. Revelation 17 verse 14, sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. At din pong ilagay dito, kaibigan, saro ng alak ng Babylonia. Ano ba ito na pasimbolo dito, kaibigan? Ano ba ang yung saro ng alak ng Babylonia? Kung atin po makita dito, kaibigan, ito po yung cup ng Babylon. Kita po natin dito, kaibigan, isang gintong cup na nabanggit din po sa Biblia. At kahit nga sa mga pera ng Rome, makita po natin dito yung cup, nandyan yung official nila na kupa or yung itong cup, kaibigan, natin nakikita. At ito rin, isang cup natin nakikita dyan at may isang sun or Sunday. Yan po natin nakikita, worshiping the sun. Now, kaibigan, natin po nakita, anong araw nga nagsasamba ang iglesia ng Roma? Sunday. At ito may nakita, kaibigan, sa ating last na mga pag-aaral. So, ano ba ang napasin mo dito sa kupa na yan, kaibigan? Natin po nakita na may kupa. At ang loob niyan, anong nandyan sa loob niyan? Of course, yan ay alak, right? Pansin niyo pa natin dito. Sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Ibig sabihin, kaibigan, ang kupa na ito o itong sarong ginto na ito, kaibigan, ay may mga makakalitong mga doktrina na siyang magbibigay ng kalituhan sa buong bansa. Siguro, kaibigan, may tanong niyo siguro, nahalo ba yung paganong turo sa iglesia sa mga nakaraan na mga taon or centuries, years na lumipas? Kaibigan, pansin mo na dito. Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372, sabi po, sinabihan tayo ni Eusebius na si Constantine upang mairekomenda ang bagong relihiyon sa mga bansa, inilipat pa loob nito ang lahat ng panlabas na ornamento na nakasanayan na nila sa kanilang relihiyon. Pansin niyo po natin, ang paggamit ng templo, yung dedikado sa particular ng mga santo, insenso, mga kandila, banal na tubig, mga prosesyon, singsing sa kasal, paglingon sa silangan, mga imahe sa huling mga petsa, lahat ay ano? Pagano ang pinagmulan at pinakabanal sa pamamagitan ng pagtanggap ng iglesia. Now, atin po nakita dito, kaibigan, according sa Catholic Cardinal, na yung mga ornamentong iyon, yung mga tradisyon na iyon, kaibigan, ay galing sa isang paganong pinagmulan. Galing ito sa pagan. At sabi nga sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7, ang Kristyanismo ay naging isang matatag na reliyon sa Imperyo Romano at kinuha ang lugar ng paganismo. Ang Kristyanismo nang ito ay lumitaw sa Dark Ages ay maaaring tawaging bautisadong paganismo. So ang tanong kanina, kaibigan, pwede bang masasama ang paganong turo at ang Kristyanismong turo? Yes, atin po nakita, kaibigan, na may pagsama-sama po ng Kristyanismo at ng paganismong turo. Natin nakikita ngayon. Bakit kaya? Now, more pagan na mga references, kaibigan. Kilala niyo si Dagon? Si Dagon actually ay isang Diyos. Isang isdang Diyos. Ito yung Diyos ng fish god ng Philistine. Isang half man, isang half na fish. Yan po ay mababasa natin sa Judges 16:23. Mababasa din po natin yan sa 1 Samuel 5:2-7 at 1 Chronicles 10 verse 10.
Ito po ang mga diyos-diyosa nila dati or paganong diyos. Si Dagon God. At kung titignan po kaibigan, sinuot po ni Dagon God ang isang fish. At yung bunganga po ng fish dyan ay nandyan sa ibabaw. Nakuha na po yun? Nakita niyo po? At kung ngayon kaibigan, atin din po yung makikita. Ngayon, may fishy god ba dyan? Or may Dagon pagan na tradisyon ba dyan kaibigan? Well, hindi ko alam kung bakit yan ang kanyang sinusuot. But only one na alam ko kaibigan, na combine po ang paganong turo ng Romano or Romano Iglesia at ang paganong kaibigan. Makita ba dyan? Parang may Dagon God yung kanilang sinusuot. Ang gintong saro ay kumakatawan sa pagkakahalo-halo ng huwad na doktrina. Itong sa loob nito kaibigan ay ang huwad ng mga doktrina. Ano ba yung mga huwad ng mga doktrina? Ano ba yung mga alak na ito kaibigan na siya nagpapalito sa buong sanlibutan? Pansinin po natin, sa panahon na mainom po ito ng sanlibutan kaibigan ay may kalituhang mangyayari. Tama? Na tingnan po natin, mga huwad na doktrina, itong mga alak o alak na ito na nasa saro ng Babylonia sa babae. Tingnan po natin. Una po dyan kaibigan ay ang pagwisik na pagbinyag. Malinaw po sa Biblia na ang pagwisik na pagbinyag ay hindi itinuturo. Ang tinuturo po na sa Biblia kaibigan natin po ito na pag-aralan nung nakaraang mga pag-aaral po natin na ang tunay na pagbinyag ay ano? Paglubog. Ito kaibigan ay isang huwad na doktrina na siyang nagpalito sa buong sanlibutan. Yung pagwisik na doktrina. Ito po ang sabi sa Biblia patungkol sa bautismo. Ito ay nagpapasimulo sa kamatayan ni Jesus, paglibing at pagkabuhay na maguli. Sa panahon kaibigan na ikaw ay mabinyagan, ikaw ay namatay sa dati mong buhay, ikaw ay namatay sa sarili, at ikaw ay nailibing at yung mga dating buhay ay hindi na babalik pa at ikaw ay may bagong buhay kay Jesus. Ito ang nagpapasimulo sa bautismo, hindi pagwisik. Pangalawang huwad na doktrina kaibigan, ang pagsamba sa inanyuang larawan. Ano ba ang ginawa ng Romano, Iglesyang Romano kaibigan patungkol po dito? Sila po ay mahilig sa pagsamba sa mga imahe. Ancient world kaibigan, dati pa, sila po ay nagsasamba sa mga goddesses and gods. Like for example kaibigan, isang god na ito. Kilala niyo yan? Yan ay si goddess Astoreth. Yan si Astoreth. Yan ay goddess of heaven or the queen of heaven. Siya po ay pinangalanan ngayon kaibigan na Mary. Nalipat po na naging bago pong pangalan. Dati po siya po ay Astoreth, goddess of heaven. Naging Mary ngayon. At ito din ay si God Jupiter. Yan po ay Diyos-Diyosan na tinatawag nila na the God Jupiter. At makikita mo yung nimbus po dyan kaibigan, yan po ay isang solar wheel. Yan po ay isang paganong pasimbolo na worship of the sun. At kung titignan niyo po dito kaibigan, yan po ay nandito na ngayon sa St. Peter's Cathedral. Yan po ay nailagay na sa St. Peter Cathedral, si God Jupiter. At hindi na God Jupiter ang kanyang pangalan ngayon, siya po ay nagiging St. Peter. At kahit nga napakaraming mga tao na hinahilikan ang paa ni St. Peter, kasi nga banal si St. Peter, at sa napakaraming mga tao naghalik nito kaibigan, halos nawala na ang paa ni St. Peter. Dahil nga napakaraming mga taong naghahalikan ito o hinahalikan niya kaibigan. Ngayon kaibigan, ang punto po nito kaibigan, hindi po sinabi ng Biblia na halikan natin ang paa ng patay na isang tao. Patay na ba si Peter? Yes, patay na si Peter. Ano ang sabi ng Biblia? Ang patay, ang taong mamatay, saan pupunta? Sa libingan, sa lupa. Sabi ng Biblia kaibigan, huwag mong halikan ang paa o taong namatay, halikan mo ang anak. Hagkan ninyo ang anak. Sino ba ito? Si Jesus. Buhay ba si Jesus? Yes, kaibigan. Yan ang tinuturo ng Biblia. Why? Bakit ka naghahalik sa mga patay na mga banal? May Jesus na pwede mong hagkan. Kaibigan, iniikot po ng Roma palayo kay Jesus ang napakaraming mga tao ngayon. Kung atin pong titinan kaibigan ang katotohanan, talagang tunay na winawala or hinahadlangan ng iglesyang ito ang paglapit ng mga tao kay Jesus.
sa mga huwad na mga doktrina na ito, kaibigan. Pero gusto ko pong sabihin, alam niyo po, sa aking nabanggit kanina, hindi po tao ang ating pinag-usapan po dito. I believe na napakaraming mga Catholic na maligtas. Ako po naniniwala, kaibigan, na napakaraming mga Katoliko na makapunta sa langit. At gusto ko lang pong sabihin na marami ng mga Katoliko ngayon na diretsong nagsamba sa Panginoon. Diretsong nagdasal sa Panginoon. Diretsong lumuhod at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi na pumunta sa pare. At marami din mga Katoliko na nagsabi na bakit ganito ang ating tradisyon? Bakit ganito ang ating palatuntunan sa ating iglesia? Naguguluhan sila, kaibigan, kung bakit ganito. Bakit nagsasamba ng larawan? Bakit pagwisik ang pagbinyagi? Ang sabi naman ng Biblia ay paglubog. Marami na mga kaibigan natin na Katoliko, kaibigan, na diretsong nagsamba sa Panginoon. Kaya nga, hindi ito pag-atake sa mga tao ng mga Katoliko, kundi ang sistema, kaibigan, ng ating pinag-uusapan na makikita talaga natin sa Biblia. I hope inyo po nakita, kaibigan, sa Biblia mismo na hindi po ito haka-haka nating tiningnan. Malinaw po sa Biblia. Kaibigan, gusto ko pong idiin na ang hiling at dalangin ko lang na makilala niyo si Jesus. Amen? Dalangin lang ko lang, kaibigan, na ating sundin si Jesus. Hindi ang mga turo ng tao, hindi ang turo o kahit anong salita ng tao o anong tradisyon meron ang ating iglesia, kundi kung ano ang nakasaad sa Biblia. Kung ano ang nasabi sa Biblia, kaibigan, sundin natin yan. Dahil alam at ako ay naniniwala na sa panahon natin sundin ang Biblia, tayo po ay makakasiguro na hahantong tayo sa napakagandang destinasyon. Iniikot ng Roma papalayo kay Jesus ang napakaraming mga tao. Pansin niyo po, kaibigan, sa Exodus 20 verse 4 and 5, huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ito yung mga imahe, tama? Ano ba ang ginawa niyan, kaibigan? Pangingilin sa Linggo or Sunday? Sunday ba talaga ang banal na araw? Basahin pa natin dito, kaibigan. The Catholic World, page 809. Ito pa ay galing sa aklat ng Catholic. Sabi dyan, ang araw ay ang pangunahing Diyos ng mga bansa. Kaya nga, ang Iglesia, yan ay Iglesia Roma, ay animoy nagsabi, panatiliin yang paganong pangalan, Sunday or Linggo, araw ng araw. Ibig lang sabihin, kaibigan, yung Sunday pala na sinasamba ay hindi talaga yan araw ng Diyos. Yan ay araw ng araw. Patuloy po dito. Yan, Sunday or Linggo, ay manatiling sagrado, pinapakabanal, at yan ang paganong ano? Sunday or Linggo, dedikado kay Jesus. No, hindi kay Jesus. Kay Balder. Sino ba si Balder? Araw ng Diyos, yan ay galing sa Catholic World, naging Kristiyanong Sunday, Linggo, sagrado kay Jesus. Kaibigan, ito pong ginagawa ng kaaway. Catholic Record, September 17, 1883. Sunday or Linggo ay nakatayo hindi sa kasulatan or hindi sa Biblia, ngunit sa ano? Tradisyon at malinaw na institusyong Katoliko. Now, kaibigan, natin po nakita dito na talagang pinapaikot at ginagawang walang silbi ang kautusan ng Panginoon ng tradisyon ng Katoliko. Ang rason at pakiramdam ay humihingi ng pagtanggap ng isa o sa isa sa mga alternatibong ito, maging Protestantismo at ang pagpapakabanal sa Sabado. The Catholic Mirror, December 23, 1893, isang si Cardinal Gibbons. O Katoliko ang pagpapakabanal sa Linggo. Imposible ang ano? Compromiso. Yan po ang sinabi nila, kaibigan. Sabi nga dito, talagang inako ng Iglesia Katolika na ang pagbabago ay kaniyang gawa at ang gawa ay tanda ng kanyang ecclesiastical na kapangyarihan at otoridad sa mga reliyosong mga bagay. Marino po na kanilang tinanggap na sila mismo ang nagbago sa araw ng Sabat, ginawa nilang Linggo na hindi galing sa otoridad ng banal na kasulatan. May marka po ang Biblia, kaibigan. May marka po ang Diyos. Sabi nga dito, alalahanin mo ang araw ng Linggo. Yan ba ang sabi?
No, kaibigan, sabi, sabat. Ano ba yung sabat? Sabat ba ang linggo? No po, kaibigan. Malinaw po sa Biblia na ang sabat ay araw ng Sabado. Ipangilin. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Hindi po linggo, kaibigan, ang nabanggit po sa Biblia na ating ipangilin. Araw po ng Sabado, ang pangpitong araw. Malinaw po yan, kaibigan. At ito po yung silyo ng Panginoon. Ito po yung nagpapaalala sa atin na may tagapaglikha. Ito po yung nagpapaalala sa atin na si Jesus ang siyang naglikha sa atin at ikaw ay kaniyang ginawa. Hindi po ikaw galing sa unggoy. Sabi nga dito, kaibigan, sa USA Today, Pope says, tingnan niyo po, kaibigan, pansin niyo po. Pope says, evolution, Big Bang are real. Naniniwala, kaibigan, ang si Pope ngayon na ang Big Bang Theory ay tunay. Ano bang sabi ng Biblia, kaibigan? Tayo ay, siya biglang sabihin, naniniwala si Pope na siya ay galing sa unggoy. Hindi po ba? Yan naman ang evolution, right? Ang evolution, kaibigan, ay kung tayo ay galing sa isang cellula na in the process of time, naging lizard at naging unggoy at naging tao. Pero kaibigan, kaya nga hindi na naalala ang Sabbath ngayon dahil nabura. Napalitan ng evolution. Kapag binasa natin ang patungkol sa paglikha sa Genesis, napupunta tayo sa pag-iisip na ang Diyos ay isang mehekero na may magic wand. Ito yung sabi ni Pope, na may magic wand na nakakagawa ng kahit anumang bagay. Pero hindi ganyan sinabi ni Francis. So, pangilin sa linggo, huwad ng mga doktrina. Ito isang napaka-interesanting photograph, kaibigan. Isang babae na inapakan niya ang mundo. Ang iglesia ay nagpasimbolo sa babae, sa propesiya. At kanyang hinawakan at kanyang iniyakap ang ano? Araw dyan, kaibigan. Isang iglesia na ang kanyang hinawakan at niyakap ay araw. Yan po actually, kaibigan, ay nagpapasimbolo sa worship of the sun, ang pagsamba sa araw. Isang iglesia na kaniyang tradisyon ay ang pagsamba sa solar worship or sun worship. Paganong pagsamba, kaibigan? Sun or Sunday, araw ng sun. Kung makita niyo po, kaibigan, ito po yung Vatican Kingdom. At kung makita niyo po dyan, yan po ay napakalaking solar wheel. Yan po actually, kaibigan, ay isang paganong pagsamba. Yung solar wheel na yan, nagpapasimbolo na sinasamba nila ang araw. At ang napaka-interesting pa dito, kaibigan, ay itong bagay na ito. Yan po ay tinatawag na obelisk. Ang obelisk, kaibigan, ay yan po ay nandun galing sa Egypt. Kanito po itong ginagawa na obelisk dati upang palatandaan sa pagsamba sa araw. At galing sa Egypt, kaibigan, na ilipat ngayon sa Rome, basically, nagpapasimbolo, kaibigan, about the sun worship. Ang pagsamba sa araw. Actually, ang naglagay niyan, kaibigan, ay si Pope Sixtus or Pope Sixtus the Fifth. Yan ang napaka-amazing na ginawa ng Roma. Another na huwad na doktrina, kaibigan, itong laso na kanyang inom sa buong sanlibutan ay walang kamatayan ang kaluluwa. Ibig sabihin, kaibigan, na sa panahon na mamatay ang isang tao, hindi talaga siya patay, siya ay pupunta either sa impyerno o sa langit o sa purgatorio. Hindi talaga siya patay. Ito ang sabi ng isang historian, Watchman, April 1940, ang paganong doktrina ng immortalidad ng kaluluwa ay marahang gumapang at pumasok sa iglesia in the early centuries. Ang kaluluwa ba ay mamamatay, kaibigan? Yes, kaibigan. Ezekiel 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ibig na sabihin, kaibigan, ang kaluluwa ay mamamatay. Walang kaluluwang mabubuhay. Or mabubuhay na walang hanggan. Yung kaluluwa na nagkasala. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng mapatay ang anumang bagay. Ecclesiastes 9 verse 5. Ito nga ang tinuturo ng Biblia patungkol sa patay. Ang patay ay tulog. Ang patay ay nasa
libingan ang patay ay walang nalalaman, ang patay hindi bumabalik sa kanyang tahanan. Sino ba yung bumabalik sa mga tahanan? Sino ba yung nagpapakita ng mga sinasabi nila na nakita nila ang kanilang lolo, nakita nila ang kanilang mga tatay, nakita nila ang kanilang mga mahal sa buhay? Sino ba yun? Sabi ng Biblia, kaibigan, yun ay ang mga espiritu ng demonyo na nagpapanggap na ating mga mahal sa buhay. Malinaw po yun, kaibigan, na ating nabasa sa Biblia. Ito po ang tinuturo ng Biblia. Hindi po na ang patay ay diretsong pupunta sa langit, diretsong pupunta sa impyerno, at babalik sa tahanan. Walang hanggang pagpapahirap. Ito lang, kaibigan, na doktrina ay ang pag-combine sa doktrinang walang hanggang kamatayan at ang impyernong hindi mag-aapoy magpakailanman. Combination sa doktrina yan, kaibigan, ibig sabihin, kung ikaw ay makasalanan, ikaw po ay habang buhay na lalangoy sa impyerno at hindi ka mamamatay. Ngayon, yan po, kaibigan, ay isang napaka isang pagtuturo na nagbibigay ng isang napakapangit na larawan sa Panginoon. Hindi po ganyan ang ating Panginoon, siya po ay isang Panginoon ng pag-ibig. Hindi niya po pahirapan ng habang buhay ang mga makasalanan. Malakay 4 verse 3, sabi nga dito, ang inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo. Ano ba mayayari, kaibigan? Magiging abo. Ibig sabihin sila ay mamamatay, hindi magpakailanman silang lalangoy sa impyerno. Sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa, sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sila po ay magiging abo, kaibigan, sa panahon na sila ay masusunog sa impyerno. Hindi kailanman pinangako ng Panginoon sa makasalanan ang buhay na walang hanggan. Pinangako niya lang ito, kaibigan, saan? Sa mga matuwid, sa mga sumampalataya sa kanya. John 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa lahat ng tatanggap sa kanya, kaibigan. Ang matuwid lamang ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ang mga makasalanan na masusunog sa impyerno. So ito, kaibigan, ay nagpapasimbolo sa huwad na doktrina. Tanong, kaibigan, nainom ba ng napakaraming mga iglesia ngayon ang mga huwad na doktrinang ito? How about itong walang hanggang pagdurusa sa impyerno? Marami pong mga iglesia, kaibigan, na nagtuturo po nito. Yan po ay mga huwad na doktrina natin makikita. So, pangwalo po, kaibigan, saro ng alak ng Babylonia. Lahat po ito, kaibigan, itong walong mga clue patungkol sa babaeng Babylonia na iyon ay walang iba, kaibigan, kundi ang iglesia ng Romano Katoliko. Gusto ko pong ibalik, kaibigan, hindi po tayo nag-uusap dito ng tao. Ang ating pong pinag-uusapan ay isang sistema. Ang tradisyon na hindi po nakabase sa Biblia. Ang isang pagtuturo na nakabase sa tradisyon. Kaibigan, paulit-ulitin ko pong sasabihin na napakaraming mga Katoliko po ngayon na maliligtas sa bandang huli. Ako po ay nagagalak sa mga Katoliko, kaibigan, dahil sila po ay sinsero sa pagsunod. Sinsero sa pagsunod sa kung anong gustong sabihin. At marami din mga Katoliko, kaibigan, na ngayon ay sumusunod na sa katotohanan. Sila ay direktang nangilin sa Panginoon, direktang sumampalataya sa Panginoon at naghingi ng tawad sa Panginoon. Hindi na sila dumaan sa mga pari. Sila ay diretso, kaibigan, na humingi. Kaya ito po, kaibigan, ay hindi po atake sa mga Katoliko natin na mga kaibigan. Huwag niyo pong isipin na inatake po namin kayo. Ito po, kaibigan, ay katotohanan na aming pinahayag. At sometimes, ang katotohanan ay masakit. Ngunit ito, kaibigan, ay magpapalaya sa atin. Alam niyo po, kung hindi natin susundin ang katotohanan, hinding-hindi tayo maging malaya. Ito man ay mabigat, kaibigan, na pag-aaral.
Marami po mga kaibigan natin dyan na kailangang mapag-alaman ang katotohanan, kaibigan. Atin po nakita, kaibigan, na ang Romano-Katoliko ang siyang nabanggit po sa Biblia na Babylonia. Ito pong sistemang ito, ang iglesia ng Romano-Katoliko. Pero kaibigan, kung atin po titinan, actually ang Babylonia po dyan ay isang apelyido. Pansin niyo po. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ibig lang sabihin, kaibigan, isa pala itong pamilya. Isang malaking pamilya ang Babylonia ito. So ano ang pangalan ng Babylonia, ang ng babaeng ito? Babylonia ang kaniyang pangalan. Yan actually, kaibigan, ay confusion. Ang ibig sabihin lang ng Babylonia, galing po yan sa salitang Babel, na confusion or pagkalito. Ibig lang sabihin, ito ay relihiyosong pagkalito. Ang pangalan ng Babylonia, isang family name, Babylonia. Natin ba natin, kaibigan, kung ang Biblia nagsasabi na ina siya ng Babylonia, ina ng patutot, anong meron, kaibigan, kung siya ay isang ina? May mga anak, of course, dahil sinabi na ina. So, sino ang mga anak nito, kaibigan? Sino kaya ang mga anak ng Babylonia ito? Kasi ina ang nabanggit sa Biblia, tama? May mga anak ba ang Babylonia ito? Well, kaibigan, atin pong tinan, ina ng mga patutot. Ang lahat, kaibigan, na may parehong turo sa Babylonia ay magiging anak ng Babylonia or ina ng Babylonia, kaibigan. Ito bang sabi? Faith of millions. Ngunit dahil Sabado, hindi ano? Linggo ang binanggit sa Biblia, hindi ba nakapagtataka na ang mga hindi Katoliko, ano yan? Hindi mga Katoliko. Sino ba yan? Mga Protestante, tama? Yung mga hindi Katoliko na nagsasabing kinuha ang kanilang reliyon direkta galing sa Biblia at hindi galing sa iglesia, ay pinangingilin ang Linggo sa halip ng Sabado. Nakapagtataka? At patuloy ito, kaibigan? Oo, talagang hindi konsistente yan. Ngunit ang pagbabago na ito ay ginawa 15 siglo bago pa ipinanganak ang Protestantismo at sa panahong iyon ay tanggap ng kalahatan ang nakasanayan. Patuloy po rito, sila, hindi mga Katoliko, ito yung mga Protestante, ay pinagpatuloy ang nakasanayan bagaman ang otoridad nito ay galing sa Iglesia Katoliko at hindi sa malinaw na talata sa Biblia. Now, pansin niyo po ito, kaibigan, yung pagbabantay sa Linggo ay nanatiling paalala sa inang, ano, kaibigan? Inang iglesia, kung saan ang mga sektang hindi Katoliko ay humiwalay, gaya ng batang tumatakbo palayo sa bahay, ngunit may dala pa ring larawan ng kanyang ina sa kanyang bulsa o tali ng kanyang buhok. Yung pagbabantay na yan ay galing o nanatiling paalala sa inang iglesia, kaibigan. Atin po nakita ngayon, kaibigan, na yung lahat pala ng mga iglesia na nangilin pa rin sa araw ng Linggo at may pareho mga doktrina, huwad na mga doktrina patungkol sa mga iba't ibang doktrina, kaibigan, eternal hell, eternal torment, ito ay ang mga anak ng Babylonia, ng patutot na Babylonia iyan, kaibigan. Pansin niyo po, kahit anong iglesia na ipinangilin ang Linggo or Sunday ay anak ng Roma, ang inang iglesia ng Revelation 17 verse 5. Sino ang mga anak nito, kaibigan? Of course, lahat ng mga nangingilin sa araw ng Linggo na hindi nakasaad sa banal na kasulatan. Ano bang sabi ng Biblia? Ano ang araw ng Sabat? Sabado. Hindi po Linggo, kaibigan. Ang seventh day ay Sabat, kaibigan. Yan ang sabi ng Biblia. Daughters, mga anak ng babae, mga iglesia na lumabas sa inang iglesia o Roma, ngunit pinapanatili ang ilan sa mga huwad na doktrina nito o mga bagong iglesia na kauusbong pa lang, ngunit pinapanatili ang parehong mga huwad na doktrina ang inang iglesia. Ang tanong, kaibigan, ano kaya ang paningin ng Panginoon sa isang
babae, isang adulterous or adulterous na babae or harlot na babae, ano kanya ang kanyang pwedeng gawin kaibigan? Ano kaya ang gusto niyang ipahiwatig sa iglesyang ito kaibigan? Sabi po dito, at ang iba, Revelation 14 verse 8, pangalawang anghel ay sumunod na nagsabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpa-inom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapit. Ano ito yung mga alak nito kaibigan? Ito yung mga huwad na mga doktrina. Pinainom niya sa lahat, sa buong mundo. At dito kaibigan, atin po nakita na ang Diablo ay patuloy na nagsusumikap na dayain ang buong daigdig patungkol sa katotohanan kaibigan. Kaibigan, ang Diablo ay walang paki kung ikaw ay, kung alam mo ang katotohanan, ngunit iyong ipinangilin o iyong sinuway ang isa sa mga kautusan. Wala siyang paki nun. Hanggat hindi mo masunod 100% ang kautusan, okay lang yon sa kanya. Kaibigan, ito yung napaka-dangerous po. Sa panahon natin pong i-reject ang katotohanan ng ating nakita, ang Diablo po ay masayang-masaya sa kanyang pagkatagumpayan. Revelation 18 verse 4. Ano ang sabi ng Panginoon? Dahil nakita niya na ito ay naging tahanan ng Diablo, nakita niya na ito ay mga tradisyon ng Diablo, ito yung mga pandaraya ng Diablo, sabi ng Panginoon, mga kaibigan, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Bakit, kaibigan? Upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Kaibigan, nakita niyo ba yung pag-ibig ng Panginoon dyan sa tekstong iyan? Gusto niya na tayo ay mabuhay. Gusto niya na tayo ay hindi makasama sa mga salot na kanyang inianda sa Babylonian sistemang ito. Gusto niya, kaibigan, na tayo ay maligtas. Gusto niya tayo na ikaw ay makasama niya magpakailanman sa dako na kanyang inianda. Kaya sabi niya, mangagsilabas kayo. Tinatawag ko kayo, mangagsilabas kayo. Huwag kayong magpatuloy sa pagsunod sa tao, sa pagsunod sa mga tradisyon, sumunod kayo sa akin. Ibigan, sabi ng Biblia, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At atin nakita na ang buong Babylonian ito ay nagsasalangsang sa isang common na kautusan ng Diyos, ang pagsunod o pagpangilin sa araw ng Linggo. Yan ang common, kaibigan, na kanilang natin nakita ngayon. Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Kaibigan, nakita po natin na may tunay na iglesia ang Panginoon dito sa lupa. At pinakita niyo po ito sa banal na kasulatan. Sinabi niya, mga palatandaan po dito natin nakita at yan ang Seventh-day Adventist Church. Kaibigan, gusto mo bang maging parte sa tunay na iglesia ng Diyos? Gusto mo bang lobas sa Babylonia? Wala pong ibang iglesia, kaibigan, na nagtuturo sa buong kautusan, buong katotohanan. Atin po nakita sa ating pag-aral last time na ang walang iba yan na iglesia ay ang Seventh-day Adventist Church. At sabi ng Panginoon, magsilabas kayo at kayo ay maging parte sa tunay na iglesia. Kaibigan, dalangin mo ba na lalabas sa Babylonia at maging parte sa pamilya ng Diyos, sa isang iglesia na pinagkaloob niya dito sa lupa? Yan bang dalangin mo, kaibigan, na hindi ka makasama sa mga salot na pinagkaloob ng Panginoon sa Babylonia? Kaibigan, before tayo magtapos, nakaraan ang mga taon, kaibigan, may isang archaeologist na kanya na-discover ang isang interesting na bato na yan sa Italy. At kaibigan, yung slab of stone na yan, may mga speculations patungkol sa bato na yan. Ang speculation, kaibigan, ay patungkol na yung bato na yan ay may isang mukha na parang matanda. At yung matandang mukha na yan, kaibigan, sa batong iyan ay may isang mata na kanilang sinasabi na yan ay eyes of truth. At yung eyes na yan, kaibigan, ay tumitingin sa bawat puso ng tao. At yung eyes of truth na yan, kaibigan, kung yan ay papasok sa puso ng tao, yan ay magpapalaya sa isang tao. At kaya nga, kaibigan, itong eyes of truth na ito
ay ngayon din tumitingin sa ating mga puso. Ang Eyes of Truth nito, kaibigan, ay patuloy na nagsasaliksik sa ating mga puso at gusto niya na tayo ay maging malaya sa ating mga kasalanan at sa ating mga pandarayang natanggap. Gusto ng Eyes of Truth na ito na ikaw ay maging malaya, kaibigan. Kaibigan, kung ikaw iyan, na gusto mong tanggapin ang katotohanan sa gabing ito, na gusto mong magnais o idalangin sa Diyos na, Panginoon, gusto ko nang lumabas at maging malaya. Gusto kong maging parte sa tunay na iglesia at maging malaya gamit ang katotohanan. Ikaw yan, kaibigan, gusto bang sundin sa Jesus? Kung ikaw yan, kaibigan, pwede yan ipakita sa pagtayo ng iyong mga paa at sasabihin mo, Lord, ako yan. Gusto kong maging malaya at gusto kong maging parte sa tunay na iglesia. Huwag kang mahiya, kaibigan, sa pagtayo mo sa Panginoon, dahil alam ng Diyos na ikaw ang siyang gagamitin at ikaw ay maging malaya sa iyong pagtayo. Amen. Ating pangawitin, kaibigan, ang ating closing song, Give Me the Bible, Star of Gladness Gleaming to Cheer the Wanderer Lone and Tempest Tossed.